Hi guys, good evening. Pag-usapan naman natin ngayon guys yung totoo ba? Sabi nila, totoo ba? Kasi marami po guys ang niwala na sabi nila, totoo ba ang hula? Well, ako guys, sasagutin ko yan yung mga hula-hula na yan. Kasi maraming naloloko dyan sa hula niyan. Once na sinabi guys na hula, thinking kaagad natin hula eh. Kapag hula, hindi totoo. Kasi hula nga eh. Yun nga yung sinasabi niya na hinuhulaan lang yan pero walang katotohanan. Alam kong bakit guys hindi ako niniwala sa hula. Dahil nagbabasa po ako ng Biblia. At masama pong maniniwala sa mga hula-hula ng mga tao, mga bulaan, lalo mga bulaang propeta. Malinaw po guys na sulat sa bulaang Biblia na ang mga propesiya ng ating Panginoon ay nakasulat na noong una pang panahon. Ang hula ay nagdadalayan ng mga takot sa ating mga buhay, lalo na kulang tayo sa pananampalataya sa Panginoon, lalo sa panahon ngayon. Ang hula po sa isang taon bulaan ay hindi po maganda sa ating lipunan at marami po sa ating kababayan na naniwala. Payo ko po guys sa inyong sa atin at sa inyo lahat. Wag po tayong maniwala sa hula kasi number one, tayo lang po ang niluloko niyan na mga manumang hula. Ang hula po ay hindi po yan totoo. At basahin nyo po ang Biblia. Nababasa po doon lahat-lahat ang nakasaad at magaganap sa ating mundo. Kung ano ang mangyayari ito sa lupa hanggang sa katapusan natin dito sa mundong ito. Dapat palakasin natin yung ating spiritual. Number one ang spiritual pananampalataya natin. Dapat palakasin natin lagi at lagi nating kausapin ang Panginoon dahil kapag may dumating na mga sakuna katulad ngayon, meron tayo ngayong COVID-19 at meron pang Delta variant na malakas daw. Pero wag na wag po tayong mabahala dahil meron po tayong Panginoon na ating gabay. At nandito na po tayo ngayon sa pinakamahirap na parte ng buhay sa buong mundo. Isa-isa nang nagaganap ang mga propesiya at sinabi ng ating Panginoon na malapit ng magwakas ang sanlibutan dahil sa mga kaganapan natin ngayon. Pakto, isikin na naman tayo ngayon mga kababayan. Lagi po ninyong tandaan na may Diyos tayong buhay at lagi nating ipanalangin sa kanila, sa Kanya na iligtas tayong palagi. At kapag tayo may Diyos, hindi tayo nababalisa at natatakot sa mga sakunang mga at kaganapan. At lagi po nating tandaan ang ating buhay isa lang at lagi natin ialay sa ating Panginoon higit kanino man sa anumang bagay dito sa mundo. At uulitin ko lang po, ang hula po ay hindi po totoo. Magbasa po kayo ng Biblia para kayo po ay maliwanagan at hindi kayo mabalisa, lalo sa panahon ngayon.
Alam po ninyo, sa totoo lang, yung mga nanghula-hula na yan, gusto lang nila yan na sumikat at makilala. At lalo dito sa YouTube, kapag maraming nanonood sa kanila, kumikita po sila guys ng limpak-limpak. Kaya importanteng reminders ko sa inyo, huwag na huwag kayo maniwala sa hula. Doon kayo maniwala sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus. At gabayan nawa tayo ng ating Panginoon sa araw at gabi at oras-oras.